Hi guys! Welcome back again to my channel. Sa hindi po nakakilala po sa akin, ako po ay si Sandy of Sandrila Diamond. Huwag lang po natin kalimutan yung 4 basic care tips ko, yung watering, soil mix. Open eye. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight. Hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. For today's video, samahan niyo po ako guys magtipat ng aking philodendron bouquet. I-transfer ko siya dito sa pot na spiral. So, but before that, before magripat ako guys, i-share ko muna ang aking 4 basic care tips. First is yung watering. Second is yung lighting. And third is yung soil mix na gagamitin ko sa aking mga philodendron. At pang-apat, yung fertilizer. Avoid din mag-overwatering tayo. So kung halimbawa, nagdilig na tayo ngayon, huwag na nating diligan ulit. Pwede na nating mag-morning mist na lang tayo ganito sa mga dahon. Ayan, morning mist na lang tayo guys. Keep the soil moist. So sa Birkin guys, dapat always moist yung soil natin. So ang soil mix na gagamitin ko guys, ito. Yan ang soil na gagamitin ko. So halo na to siya guys ng rice hull. Garden soil, tsaka yung maliliit na pebbles, or kung meron kayong pumice, pwede rin pumice. Then nilagyan ko din to na goat manure o kaya cow manure. Tapos nilagyan ko rin to ng crushed na eggshell, yung sa itlog, yung eggshell niya. In-rush ko lang siya, tapos inalo ko dito sa soil. So, pwede din guys, gamitin nyo yung loam soil. Kaso, wala akong mahanap na loam soil dito sa malapit sa amin. So, ang ginamit ko is yung sa may sugarcane na farm. Kasi yung lupa sa sugarcane farm guys, is matataba yun. So, ito yung soil na gagamitin ko guys. Tingnan nyo. Fast draining to siya. So, maganda to siya guys sa aking philodendron Birkin kasi fast draining po to siya. Tingnan nyo guys, meron siyang halong maliit na pebbles o kaya kung meron kayong pumice, pwede din pumice, compost na rice hull. Meron din tong crushed na eggshell at saka garden soil o kaya kung meron kayong loam soil ang gagamitin nyo. At meron din tong halong goat manure at saka cow manure. So ito siya guys, pag hinawakan mo siya, sobrang ganda ng soil. Malambot siya at hindi siya malagkit. So maganda to siya sa bookings natin na ililipat. Pangatlo is yung lighting. So ang philodendron Birkin guys is bawal siya direct sunlight. So bright indirect sunlight lang po siya. Bawal din siya ilagay sa dilim kasi ang mangyayari mawala yung variegation niya. So magiging ganito lang siya guys kung nasa dilim siya na kwarto, ito lang siya, wala siyang variegation. Tapos, bawal din siya sa malamig na parto. Like itong shelf ko, facing east to siya. So, maganda ang lighting niya.
tuwing umaga kasi galing pa sa east yung from sunrise pa yung nakukuha yung lighting dito. So maganda yun sa mga tips. Lastly, is yung fertilizer na gagamitin natin. So, maganda na ang ating pinagandang gherkin ay gagamitan natin ng fertilizer. So, since yung lupa ko guys, na hinaluan ko na to ng goat manure at saka cow manure, so, meron na siyang nutrients na makikuha dito sa mix, sa soil mix na ito. But, para mas gumanda pa yung gherkin mo, pwede mo ring haluan ng Osmocote. Ito guys, mabibili mo lang to guys sa online. In order ko to sa Shopee. 1 kilogram. Dati, last September, 780 yung kilo pa. Ito, hindi ko na alam ngayon. Parang nagmahal. Yun lang ang sinunod ko. Tapos ganito, yung birthing ko, nagtatribe naman siya. So, ngayon, maglilipat na tayo guys. Samahan niyo ako maglipat na aking philodendron gherkin. First, ito yung gagamitin na tinapat. Okay lang naman yung size niya guys. Tamang-tama lang siya sa laki ng aking gherkin. Ito. So, dahan-dahan natin siyang guys, tanggalin sa kanyang lumang pot. Maganda yung soil na ginamit niya guys. Parang rice hull din. Tapos loam soil. Rice hull din. Sobrang established na po yung ano guys, yung roots niya. Halo ko na lang tong oiled soil niya. Halo ko na lang ito. Dandahan mo lang i-press yung soil. Para stable yung ano guys. So, eto na siya guys. Tapos na po akong maglipat ng aking philodendron gherkin. So, after ko siya na transfer dito sa bagong pot niya guys, lagyan ko siya ng Osmocote fertilizer kasi importante yung fertilizer. So, ganito, meron siya scoop dito. So, mga almost 1 scoop guys, okay na yun. Ano na siya, ilagay mo siya sa lupa. Ganyan. So, ganyan guys. Ganyan lang guys, paglagay ng aking fertilizer. Tapos,
binigan mo siya or kaya, pero ako mas prefer ko yung misting na lang, guys. Guys. Tapos na po tayong maglipat. Thank you for watching my video, guys. I hope na may natutunan kayo sa ating paglilipat ng philodendron birkin. Yan, guys. Sobrang ganda na niya. I hope you enjoy, guys, watching my video, and I hope sana may natutunan kayo sa paglilipat ko ng aking philodendron birkin. Yun lang, guys. Huwag lang nating kalimutan yung apat na basic care tips, yung watering, lighting, soil mix, at saka fertilizer. Yun lang naman ang importante para mabuhay yung ating philodendron. So, thank you for watching, guys. I hope na sa hindi pa nakapag-subscribe ng aking channel, please po, mag-subscribe na po kayo. Thank you for watching, guys. Bye!